ito sa ating dalawang koponan. Gusto kong pag-usapan ang lineup ngayon ng Evos, Gloria at Chantella. Looking at the global presence of these choices ng Evos. Merong Louie, merong Ling, merong Moskov. Ito yung all around the world na pwede natin pag-usapan na paulit-ulit once meron silang mga ultimates. Oh, mabilis po naman din si Evos Glory na maglaro or gumawa ng play. May one time na nakast ko sila parang all over the place. Speaking mabilis, oh, di ba? Kamutika na agad si Alien dun or binibigyan agad dito ng mga pokes na masakit ang Fireflux Esports. So expect na mas magiging on the aggressive side si Evos Glory. But we all know Rosa. Alam naman natin na talagang siya din ang grabbing sabihin na nating mag-lead sa kanyang team with dati pa nga Lilia ng M5. Yun nga yung mga tumatak din eh, no? Kasi si Rosa, mostly siya yung nagbibigay ng poke ng AOE ng mga positioning na pwede magkaroon ng space para sa Evos Glory. And ngayon, he's just using the chance na ito nga yung pagkakataon ng Luo Yi, di ba? So kapag uusapan natin si Rosa, or ito yung counter nga na pwede gamitin dahil nga sa Valentina. Oo, kailangan lang bawiin di, or parang mapaisot ako nung ulti na gagamitin or gagayahin dito ni Rosa. Yung aabangan natin mamaya doon sa ating unang turtle na mag-spawn in 10 seconds. So for Evos Glory, as much as possible, talagang gusto din nilang manalo dito sa laban. At talagang tuloy-tuloy ang naging laro nila ngayong araw. For Annabelle, we've known him as someone who actually uses Assassin. Ginagamit na ngayon ng mga previous weeks or previous games, ginamit na rin na ngayon during MPL Indonesia playoffs. So kabisado na to ng kanya mga teammates. Pero yung nga lang, sakto lang din doon yung implosion ni Rosa, kaya napigilan si Annabelle na pumasok doon sa turtle na kinukuha ng Fireflux Esports. Going back to what they're known for, they're very good talaga mag-gauge ng early power spikes. Ito yung naging kakayahan nila pag nakikita nila ang Evos Glory, dahil nga yung lineup na to ay pwede maging delikado heading to mid to late game. May kakayahan kasi ang Fireflux Esports ngayon na makapag-push at makapag-pressure. Even sa Golden, nakikita mo yung 1v1 against Brands at kay Sunshine. Ito yung matchup na ayaw mo talaga maipit, yung Mossov and the Claude. Medyo may oras din para pagkuha ng items. Oo, parang mamaya mo pa sila aantayin, no? So kailangan magbigay ka talaga ng space, tama. Ngayon naman, knowing that Evos Glory has this Ling on the jungle, it's really nice if ever na pigilan ng Fireflux Esports na kumuha ng purple. Nang ngayon ay talagang tinatry nilang sumilip, pero napakit ng implosion para yun kay Dreams. Meron pa knockup dito against the two players of Fireflux Esports. Merong vacuum doon. So more on a zone out at successfully na agaw nga ng Fireflux Esports itong purple buff ni Annabelle. We're looking and witness the invasive composition na ginagawa. Meanwhile, hinahabol dito si Annabelle. Paubusan ka ng HP, but going back on how Fireflux Esports, yung tatlong yon, si Rosa, si Alien, at kung paano nila nanako yung purple buff, going back on that replay. This is the invasive composition o tinatawag nilang trio dive na nagiging playstyle ng Fireflux Esports. Ito yung mga gusto ni Rosa, yung mga artillery mages, yung Valentina, isa to sa mga special niya. Kaya sobrang comfort ng composition ngayon ng Fireflux Esports na gawitin ang power strike tulad ng ganyan. Grabe naman talagang nanggugulat. Welcome Sunshine, daddy. Sabi ng Fireflux Esports, mapipilitan si Dreams nung moment na yun na gamitin yung kanyang flicker. At ito'y nakakatakot kay Rosa. Ang daming niyang sabihin ang ating choices sa kanyang IMU. Ang daming space para kay Sunshine. Even si Brands dito ay nahihirapan. At alam ko merong story yan si Brands eh. Ano? Minsan depende sa gising yung performance. So dito kailangan niya na magising agad against Fireflux. Kung gising ang pag-uusapan, Brands, nasabi nga din ng ating mga panel, in every composition na merong Moskov, even to mid to late stage, there is still a winning comeback or mismong potential winning condition once makuha na yung mga items ni Brands. Sabi mo nga, kung medyo pangat yung gising early game, baka pwede naman mabawi mid to late game. Yan, alarm clock. Ay Moskov. At sinusugurado pa rin ni Apex and Rosa at tatlong miyembro dito ng Fireflux Esports, naguluhin lang talaga yung purple na to. Oh, napakagandang Domino Blast para mapigilan doon. No? Or counterin yung implosion. Ginamit rin Blazing Duet para merong vacuum din para kay Clocoon. Ginamit rin Tempest of Blades. Nandito sa may likod si Brands. Tatarget nila si Apex. At mamatay na nga dito yung Lolita habang doon
sa Beba Getty. Meron damage para kay Rosa at dederecho yan ni Alien doon sa kanyang mga yo-yo blitz. Si Dreams na may kukuha na. Double kill na agad para dito kay Sunshine. Aalis BMI out at pupunta si Annabelle doon sa may taas para makapag-clear na minion wave. Double kill mula kay Sunshine 3-0. Napahamak nga doon yung attempt ni Brands na kunin sana or nakuha nga niya doon successfully isang member ng Fireflock Esports. Kaso nga lang, si Sunshine nakabang mismo doon sa gilid na yon. Going back on that replay, there was an attempt okay. Na mismong sinown out ng members ng Fireflux Esports and they put pressure kay Fluffy, even kay Clockhorn, na hindi talaga sila muna makahinga in that initial initiation na ginawa din ni TNZ. Saka grabe din mong shadow strike talaga si, ano, si Rosa. Demons of Blades, kinamit pero hindi sapat para makatakas. So parang yung last ring of hope niya sana para umalis doon sa threat na ibinibigay ng Fireflux Esports. But again, talagang na-zone out na siya. At ito na yung sinasabi natin, meron kang global din. Global din kasi yung Valentina, pwede niya gama... Ayan na nga, sinabi natin, pwede niya kuhanin yung implosion, yung diversion, which is inagaw na niya dito sa ating laban at malaki agad ang kalamangan dito ng Fireflux Esports sa may bottom lane. Mukha ipo-force pa nga again, Sunshine. Meron pa implosion na gamit doon, dumating na rin si Brands. Merong Numerum Blast na gagamitin si Apex doon, pero kulang yata mga players dito ng Fireflux Esports. Paatrasin lang nila ang mga players ng Evo's Glory doon sa may badang ibaba. Grabe yung response nila dito, no? Evo's Glory and Fireflux Esports having the global presence on this lineup, nakapag-follow up kaagad si Brands. Pero ang ginawa lang talaga doon Apex 47, ayaw niya munang may makuha mismo doon sa miyembro ng Fireflux Esports. Another chance of getting this purple na naman! Kung ikaw na si Annabelle, teka lang, pahingi naman ng purple buff. Kanina pa nandoon, pero dadating na nga si Annabelle. Sige, kuhanin nyo lang na kuhanin. Pwede na naman kumuha din ng kill against Fireflux. At yun yata ang pinaka nagiging respond ngayon ng Evo's Glory sa ating laban. 5-3 for this game. Medyo maliit ang kalamang na Fireflux Esports pero malaki para sa 7-minute game. 7-minute game indeed. Ang nakikita natin dito for both Fireflux and Evo's Glory, Ate Chantel, no? Para hindi umiingat itong mga to. Oh, tuloy-tuloy lang talaga yung nagiging rotation nila sa laban. And speaking of, talagang hindi na rin yata nila pahihingayin. Ayan ang nakakatakot kung ikaw si Sunshine. Baka biglang may dumating basta-basta. At sabi ni TNZ, sige, ginamit na niya yung flicker niya. Gamitin ko na rin yung retribution para mapaslow siya. Pero ready mga players, kakampi dito ni Clockhorn para bantayan siya. Doon sa ibang iba pa, hapon nakapwesto at nakaredy si Alien na simulan yung turtle ngayon. Si Fluffy magbibigay ng vision para si Evo's Glory na, oy tol, sinisimulan na nila. They're looking for a way to lessen the objectives na pwedeng makuha ng Fireflux Esports. Evo's Glory looking for an advantage dito for this turtle, pero wala muna makakalapit. Look at the zone out. Alien the Apex 47. Look at the threshold or stronghold out this until si Fluffy mo may ipit ata dito. Naiiwan na nga talaga. Dito na welcome ginamit na Fluffy. Akala ko masasabi ko na it's so Fluffy, I'm gonna die, pero matutuloy nga yata. Pero sakto yung Numinum Blast. Noong moment na yung Clockhorn is down, isama pa rin si Fluffy. And Fireflux Esports ay talagang all around ngayon sa ating mapa dahil after nung teamfight na yun, dediretso na naman dito sa buff ni Annabelle. Napilitan na naman na gamitin yung kanyang Tempest of Blades. But this time around, masisecure na niya yung purple buff niya sa wakas. Fight after fight after fight. Kung pwede ko lang extend ng isa pang fight, yun ang gusto gawin ng Fireflux Esports. Nakita mo yung naging follow-up nila dun kanina. Nakuha nga dun ang mismong setup si Fluffy. Ginawa na yung sarili niya as bait. Pero yung mismong Numenon Blast ni Apex 47, tatlo ka agad yung mismong nahuli niya. At may Gertan Cola, tatlo pwede na maipit dito. Pero si Alien, hindi mo na haalis. Wow! Tatlo yun, guys. Ganon katapang si Alien ngayon. At umemoji pa. Umemoji. Pana-like. Well, kung ganon ka nga din naman na lamang pagdating sa gold at item, talagang magiging matapang ka. Ito ah, meron tayong diversion. Totoo nga to, may follow-up na dalawa pwede mapanganin dito from Evo's Glory. Ooh! At mukhang may ipit nga dito yung isa. Ginamit na dito Blazing Duet ni Sunshine, pero makakaiwas pa sa hit ni Clockhorn, pero mukhang hindi ata makakatakas. Kinuha na siya dito ni Clockhorn, pero ngayon si Rosa. Brands hahabulit ni Apex 47, makunat pa rin. Tatlong miyembro, sinusubukan ko dito, may nakuha nga si Rosa na missile expert na siya dito para mabackfire. Ang isang member ng Fireflux Esports, but Evo's Glory
dahanda ako mukha ng advantage. Sunshine, medyo na naalanganin doon sa paggamit ng Blazing Duet. Abangan din siya ni Kloku, nakita na nag-BMI out. Abangan ko nga kung saan dito a-appear bigla or kung kailan siya babalik doon. Kaya Dexter, so nagkaroon na ng trade para sa ating dalawang teams. So si Sunshine, kapalit ni Brands doon sa may badag gitna. But still, things are looking good for Fireflux Esports dito sa ating laban. At pang ilan na ba to? Ito lagi yung target nila. Oo, grabe na yung hitbox natin dito sa pwesto ng mapa na to. At may kita nga natin na si Annabelle ay matatamaan pa at makakantukan dito na Apex 47. Napakagandang Dominum Blast para pigilan. Pero nandun pa rin yung disiplina dito ng Fireflux Esports na, teka lang, huwag na nating ipilit na magkaroon ng teamfight pa. Ako, may nakita ata ngayon. Dito as welcome. Ang ganda, may flicker. Ginamit din para mauntog ngayon sa Apex 47. Gusto ko mag-back away pero gusto pumala gamit ang shield. May follow-up ngayon na stun si TNZ pero si Fly pa niyo. Pangalay, Rosa, na secure ang kill. Pero Blazing Duet ginamit pa sa gilid. Pero ngayon si Annabelle, susuwa makuha ng kill. Ginagamit pa rin ang pakayahan para ma-takedown ang isa pa. Apex 47 na panganib nga doon ng kanyang buhay. A double kill para kay Annabelle. Grabe yung sagutan ngayon, OSX ng Evos Glory tsaka ng Fireflux Esports. So may kita natin ngayon para sa Fireflux, gumagawa din sila ng way para makahabol or pantayan yung aggression. At kung may isang termino tayo na gagamitin para i-describe or pwedeng maging tema na itong laban natin, hinga. Dahil hindi na makahinga itong mga players natin dahil kahit sa may top lane, pupuntahan agad nila at dederechoin pa. At may kita nga natin dito yung vacuum kay Sunshine na wala na bigla at dumating na nga dito ibang mga players pa. Pero Apex 47 again with a Dominum Blast habang si TNT kinamit na rin yung Torture's Busans. Napakagandang pagpigil dito naman kay Sidey Fluffy para hindi mahabol si Annabelle. Pero nakita siya ni Rosa, Annabelle is down at double kill pa nga. Diretso diversion, saan sila pupunta ngayon? Doon sa may bandang itaas. Sabi na saan kayo pupunta at diretso na nga si TNC sa pagkuha at simulaan itong Lord. Walang jungler sa Evos Glory. One takedown against three. Fireflux Esports slowly winning the takedown at meron silang Lord na makukuha dito at this moment. 12 minutes. Merong possible follow-up si Klokon pero ginamit lang muna. Ito na. Okay. Magagamit na natin to. Ito ang Real or Fake. Pero dun sa moment na yun, it's a Fake play muna para dito sa side ng Evos Glory. 12-7! At may Lord pa nga na bet dito ang Fireflux. Ano bang kakaiba dito sa... Ang laki pala ng difference ni Alien tsaka ni Fluffy. Kung titingnan mo naman kasi Fluffy, gusto ka kunatan. Ang prior niya kanina was the Sky Guardian. At nag-follow up din siya dito ng mismong Blade Armor, mainly because of the damage na pwede mo kay Sunshine. At yung damage dealt na pag-uusapan natin, napupunta ito kay Luo Yi. So looking at the observation na kita mo na Ate Chantel, between the two XP laners, yung isa lamang by lifesteal and true damage. At pwede mo ko. Pero ngayon, ang ginagawa lang talaga ng Barracks dito, initiation, Detona's Welcome Flicker, pick off, at yung gusto ko lang i-comment, yung placing niya ng Missile Experts, sobrang gana. Pero lumipas sa kabila! Diretso na naman. Detona's Welcome sa ilalim ng Torre. Matatarget ba nila at mapipigilan dito si TNC? Napakakunat pero hindi kaya. Merong immortality na dito ng Lord. Mukhang makakatakas pa nga yata at gugulong muna dito ang Baksha. Nandito ka kanya mga kakampe pero makapatay na nga siya. At may kita natin merong Blazing Duet para kay Sunshine habang si Annabelle nakabang dun sa may gilid. Tempest of Fates ginamit na niya pero biglang mawawala dun sa mapa habang yung Lord kailangan depensaan ngayon ng Evos Glory. Nandito ang dalawang players. Tatlo pala dahil nandito rin si Fluffy para dumepensa ng Blast. Ginamit na naman! At dalawang tatamaan sa moment na yon. Pero si Brands, sakit na damage ni Brands. Mapatay pa nga dito si Apex 47. Fluffy with the Missile Expert timing. Wala munang makaka-uwi. Apex 47 with the setups. But sinubukan din talaga mag-buy time ni Fluffy. Looking at the in-game equipment right now, Alien at si Rosa at si Sunshine has the items ready to counter this. Para kung ano pwede na makuha. Pero teka lang, may EP tata dito habang kinukuha ang Orange. Alien, sinusubukan mag-lifesteal. Back away gamit ng mismong Cyclone Eye. Pati sa... ako. Oh, minsan ang Cyclone Eye, it's either make or break eh. Mayroon iba habang teamfight. Magugulat ka na may Cyclone Eye pala. Gusto mo nang umalis. May eye. Oh, may eye na Cyclone Eye. Nahirapan ako doon kahit mismo huminga sa laban ng Fireflux Esports and Evos Glory. Ito yung non-stop action na gusto natin nakikita palagi. Pero sa side natin, teka lang. Explain pa lang tayo, may teamfight agad. Hinga muna tayo lahat, hinga muna. Ganito mga
gusto nating laban. And speaking of, Annabelle, ready, set, go! Annabelle ang kanilang target dito at gugulungan pa nga yata ni Tenzi. Ginamit na ng Defense of Blades at nandito na nga ibang mga kakampi. Si Fluffy dadating doon pero apat na players doon ng Purple Sea Sports. Sa mga panay sa si Sunshine nandito na rin. Lalaban yata dito ang Evil's Glory pero Fluffy hindi na kaya sustain dito yung damage ng Farflux. Sinubukan mag-buy time ni Clocon, ginamit ang diversion pero it's too late na masave pa doon si Annabelle. Naiwasan nga nila doon yung setup ng setup ni Apex 47 at Dominion Blast. Kaso nga lang, the timing was really out of control. Pero may terrify na nangyayari at Chantel. Clocon is down. At si Brands dito may pipilitan na lumipin sa doon sa may batang base. Si Dreams mawala na immortality na ka-ready si Apex 47 for the stun. Dominion Blast ginamit na rin. Meron dalawang minion wave dito ang side ng Fireblock Esports. At dahil dyan, tower lock na sila sa ating unang laban.